Hey guys, Geyser Pad Mod, Port Edition. Okay. Airflow control, yan. Kabilaan, charging, yan. Type C, and then single battery. 21700 or 18650 compatible. Meron siyang sleeve. And then maximum watts 100 watts. 100 watts siya. Okay, 100 watts na. Pad niya 6 ml capacity. Ayan. Okay, open. Pad apat na pad, no? Dalawang pad kasama sa package, no? Ito para yung dalawang malalaking coil natin, isa parang nasa USB sa boost coil, parang yung size, yung diameter. Meron siyang MTL coil and DTL, directo lang or moto lang na coil kasama. Yung sa package nito, yung coil niya, bali apat na piraso yung kasamang coil. Ayan. Tapos, di ko, ano, para grip lang juice, dito lang. Ayan, sa butas na to, dalawa. Ayan. Tapos, yung drip tip, may pamalit naman drip tip kung gusto mo yung round, yung 6C, yung tip niya. Ito pang ano to eh, cloud. Ang B4 talaga, malakas. Malaki yung butas nitong drip tip na to. Okay. Ang gamit ko, 21700 na battery. Tapos yung coil ko, maximum niya hanggang ano, 55 to 75 watts, no? Yung nagamit yung coil ngayon. Ano lang, gamit ko... 61 watts lang, ha? Cloud check ko sa inyo, 61 watts. Ayan. Ito na po yung fourth generation ng pad mod na tawag dito. Okay? Kasi sa next project nila, mayroon siyang 510 adapter para sa mga RDA or RTE, no. So ngayon, production pa lang sila, wala pang hindi pa available, ha? Okay. Meron siyang ano, soon magkaroon siya ng RDTE, yung tanke na mismo RDTE naman siya. Cloud check, ang coil gamit ko yung 55 to 75 watts, yung malaki. Ayun, mesh coil. Ayun. Cloud check. Ayun. Naka ano siya, coil niya 0.22 ohm, no? Sa wattage 3 sa voltage 3.6, no? 3.6 volts, 61 watts. Masarap, maganda yung ano, pagka warm vapor niya kasi ito kung gusto mo talaga na mas higher, na mas mainit pa konti yung vapor, pwede mo adjust pataas. Yan o, 61 watts po ako gamit ko. Pakita ko na rin sa inyo yung box niya. Itong box niya, no? Malaki, bulky, no? Pero kompleto naman. Mga kable, cable, tsaka mga coil, and then pad, no? Tsaka extra air hole niya, no? Yung meron siya, kung gusto mo yun ang close, no? Meron. Ito yung isang extra pad niya. Ito po, para siyang coil ng boost, no? Boost plus, no? Kantal siya ng mesh coil. Ayan.
ito yung sinasabi ko sa inyo na mayroon siyang extra drip tip na may 6C. Ayan. Ito kasi bilog na malaki. Ito. Boom. 6C siya. Flat sa labi. Try ko po sa 75 watts, no? Pakita ko lang sa inyo, 75 watts. Pag naka 18650 naman kayo, mayroon siyang sleeve ng rubber para doon sa adapter ng 18650 na battery. Para magkasya dito. Para hindi siya aalog. No? Okay, cloud check, 75 watts. Gawa design po design po ito ng ano, basahin niyo. Ma-X, ha. Bap-X, yan. Yan po yung design nito. Yan, sobrang ano na, parang mainit na yung V4. Yan, malakas, ha? Yan, shout out sa PopX. Yan. Sa napadala ng sample para ma-try ko rin yung ano ng yung device nila, no? Yung quality tsaka yung ano, texture ng pagka-pad, no? Yung ayun niya, ang mga raw material niya, okay naman, no? Sa dito sa mode magana, tsaka pwede siyang lagyan ng necklace, no? Ayan. Meron siya. Ito po ang airflow niya. Ayan. Ayan. Iniikot lang po yan. Ito. Ayan. Pero okay na itong matabi ko. One more. Para ano natin yung before production. Tsaka yung flavor naman lahat ng mesh coil sa akin, ah, doon mo maano talaga yung flavor siya, no? Pag mesh coil ang gamit natin, kahit mapanord ka man o RPM, basta mesh coil yung flavor nandyan. Okay, that's it, thank you, ha? Jesser, geyser niya, BAP-X.